Hello, 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 mga chong, mga chong. Ayan, nakikita niyo naman kami ay sasakay na sa aming BMW at magro-road trip tayo kung saan-saan tayo mapunta. By the way, wala nga pala tayong destination kung saan lang may magyaya at doon tayo pupunta. Ayan, may mga sinasabi dyan ng aking BFF na nagbablog siya raw muna ang hawak at magbablog daw siya. And then, ayan na nga, maandar ng ating BMW. Bahala na kayo kung anong sa tingin nyo ang aming sinasakyan. Pero sa amin ang tawag namin dyan ay BMW. Ayan guys, so maandar na nga ang aming BMW at nagkukulitan nga kami mag-BFF. At ay kasama ko nga pala ang aking hubby dyan. So, ayan na. Pupunta nga tayo saan guys? Ayan, hindi ko rin alam kung saan tayo pupunta. Bahala na. Ayan, gusto nyo kami samahan? Panoorin nyo to. Till the end. Ayan, may sinasabi nga dyan ang aking BFF at nagkukulitan nga kami at nagmamaritesan pa kami. Ayan, papunta nga pala kami sa Aliwi House. Siyempre, ayan, nabubulul-bulul pa ako para sa inyo. Ayan. Siyempre, maulan kaya madulas. Kaya dapat tahan-dahan lang. Siyempre, hinto tayo dyan kasi tatawid dyan ng kalsada. So, ayan, hindi naman tayo makakapunta ng Aliwi House pag hindi tayo dyan tumawid. Siyempre. Ayan, syempre, natawid na ang aming BMW. Kasama kami, syempre, nakasakay kami dyan. Alam namang naglalakad lang kami, di ba? ano na naman ang sasabihin, syempre. So, ayan, tuloy-tuloy lang tayo. At kung saan tayo mapadpad, ayun na yun. Kung saan tayo mapapadpad. Siya nga pala, nag-crave nga pala ang aking BFF at gusto niyang maghanap kami ng bayabas. Ako naman, hindi naman kasi lagi naman ako nakakain ng bayabas kasi syempre sa bundok nga ang lola niyo nakatira. So, ayan, mga tiyang, syempre, ayan, may humito tayo, syempre, may nakaharang, hindi naman siya nakaharang. Ayan, so, napa-stopover ako dito, naganda na ako sa nature, syempre, papakita ko yun sa inyo, syempre. I love nature and foods. Ayan ang aking buhay. So, kung pamimiliin ako, Manila or province, province ako. Kapag may family, mas maganda sa province, mas malayo sa pollution, at sa lahat ng mga tukso. Ah, tukso. Layuan mo ako. Layuan ba o lapitan? Oh my God, nakikita ko na ang lagoon. Ano nga ba ang lagoon? Aba malay ko, basta lagoon yan, di ba? Kung papahirapan nyo, paliwanag ko pa sa inyo kung ano yung lagoon, ha? Oh, ayan, basta maraming puno dyan. May mangga, may bayabas, may kung ano-ano, at may simentong basa. Siyempre, umuulan. Ayan, siyempre. May nakita kami dyan, church. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero siyempre, alam ng iba kung anong tawag dyan, syempre, sa church na yan. Huwag na natin yan ipaliwanag pa ng masyado. Basta ipapakita ko sa inyo ang nature. Napakaganda ng lagoon na charot! Ayan na guys, naglalakad ako. Syempre, sarili sika para makapag-vlog lang naman at mapakita sa inyo ang nature dito sa Camarines Norte. Marami pang magandang nature, syempre. Low budget baka naman. Malapit na ang ehem, may Gcash ako. And then, alam nyo na guys, patala naman dyan. Oh, charot. But seryoso ako dyan guys. Gusto ko nga pumunta dyan at may grotto raw dyan. Kaso nakalock yung gate, kaya hindi tayo makapunta. Ayan guys, diba? Ayan, naglalakad tayo. Syempre, sarili sika para makapag-vlog. Ayan, syempre, ayan. Pakita sa inyo, diba? Ang dami puno, may nara. May nara ba talaga? Hindi. May mangga, may nyog, may bayabas, may carabao grass, then may frog grass. Oh, meron pa iba. Yung may puno pa siya ng bukas. Syempre, babalik na tayo doon at naghahanap nga tayo ng bayabas dahil gusto nga ni PFF boy na maganap ako ng bayabas. Pinagpipilitan niya pala may bunga na yung bayabas dyan kahit napakaliit naman at wala talagang bunga kahit bubot. Oh, para lang naman yan sa kanyang pag-crave. Siguro buntis yan. Charot! Magbubuntis pa. Oh, boy ha, ayan, nag-voice over na. Yung una kong binoice over to, hindi ko siya natapos kasi nga full daw yung memory ko. So, nag-delete-delete muna ako. Ayan, pinapunta niya talaga sa bayabas na yun. Dyan, may sinasabi siya talaga na may bunga. Yun pala naman, ay, dahon lang pala. Ay, nagpakahirap pa akong pumunta dyan. By the way, hindi naman sobrang hirap yan. Nilalakad lang naman, diba? Ang mahirap yung gumagapang ka. Charot! Ayun guys, ha? No, ayun na nga, pinupuntahan ko na yung bayabas. Ayun, wala na naman ako masabi, no? Ayun, kadaldalan mo kasi. Ayun, mga chong, mga chang. Ayun.
So, babalik na tayo sa ating VMW at pupunta na naman tayo kung saan-saan at naghanap nga tayo ng bayabas dito sa Gulod. Gulod ba yan? Hindi, ha? Sa totoo, hindi, wala tayo sa Gulod. Nasa, ano tayo? Bayan. Nasa Daet tayo. So, ang Daet ay bayan ng Camarines Norte. Ayan, diba guys? Ang Gulod is, parang nasa Pampang or nasa malayo sa mga kabayan. Ganun, tama ba? Paki-correct nga naman ako. Comments down below sa comment section natin o sa description. And guys, ayun, lakad-lakad lang. Siyempre, wala tayong videographer. Sarili lang natin yan. Kaya medyo magulo yung camera natin. Kasi naglalakad tayo. Siyempre, baka naman wala tayong pambayad sa videographer. Kaya sarili sikap tayo guys. So, wala, sasakay na pala ako sa ating BMW. Ayan. Ayaw nila bumaba kasi daw umuulan. Mahamugan sila or maambunan. Magkakasakit kasi sakitin nga si boy. Ayan, mandara naman ang aming BMW dahil naghanap nga tayo ng bayabas. Ayan, sana may madana na tayo ng bayabas. Surprise! Kung meron nga. Ayan, kapag meron, syempre, hingi tayo sa may-ari. Hindi lang tayo basta kukuha. Ayan, dare-diretso lang tayo. Oh, ayan, grabe. Saya-saya nyo dyan, guys. Saya-saya nyo dyan. Ayan, mga chong, nakikita nyo naman. Saya nyo dyan, ha? Ano ba? BMW ba yan? Howler lang yan, diba? Grabe naman, grabe. Oh, may kaway-kaway ka pala lang dyan. Ano naman kinakaway-kaway? Ang feeling mo dyan? Ano, artista ka? Ayan, so nga, may nakita nga kami bayabas, kaya bumaba ako ng BMW at babalik na naman ako dun sa mag-asawang kumaway sa atin kanina. At magpapaalam tayo dahil sila yung may-ari. I'm sure kahit naman hindi sila, syempre magpapaalam tayo. So, sila yung nakita nating tao, syempre. Wala tayong ibang makitang tao, kaya magpapaalam tayo. Ah! Oh, ano? Ha? Ayun, ang tagal naman kasi maglakad, di, hindi na lang makarating doon agad sa mga nanay at tatay na papaalaman na natin kasi may bayabas nga raw nakita si boy. Ayan. Syempre hindi ako akit, naka-shoes ako eh. 'Di ba? Naka-shoes ang lola niyo. Syempre alangan naman hubarin pa natin 'yan, 'di ba? Ayan, nagpapaalam na nga ako dyan. So, sabi ni nanay, kay tatay daw ang magpaalam. So, nagpaalam din ako kay tatay. So, pinayagan naman tayo. Kaya babalik na tayo. At pakitin na natin ang ating hubby. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Sabi ko, thank you po. Bye-bye. Wish, bye-bye. Gora bells na ako. Ayan, so naglalakad na nga ako ulit at babalik na ako doon sa so, nakita nating puno ng bayabas dahil nag-crave nga ang ating kasamang si Boy BFF. Ayan. By the way nga pala, sa susunod, lagi nyo kami may kita ang magkasama para sa ating mga vlog. Ipopost ko yan dito at sa account ni Boy. Ang name ng account ni Boy ng aking BFF ay Weng Portugal. Ayan guys. So, akit ang aking hubby dahil nga hindi ko kaya dyan makatahil naka-shoes tayo. Siya ay naka-slipper. So, siya na muna ang akit ngayon. Ayan. Ayan na nga. Kala kalambitin lang. Parang unggoy lang. Umakit din ba kayo mga tiyang sa puno ng bayabas? Nung bata pa kayo o hanggang ngayon? Ako, nung bata ako, ngayon din ako umakit. Hanggang lambi-lambitin lang ako sa may baba. At ang ganda butabot or pag hinagisan ako, hanggang salo-salo na lang. Ngayon guys. Ayun siguro sa dami ng bunga niyan, ilang piraso lang siguro yung makukuha niyan. Walaan ko na makukuha niyan mga 3 pieces. Ayan. 3 piraso lang yan, makuha. Kasi yun lang yung nakita kong pinakamalapit dyan. Kasi yung iba malalayo, wala tayong panungkit. Kaya kung maghanap pa tayo ng panungkit, ay, naku, baka abutan na tayo ng bagyo dyan. At hindi na tayo makauwi. Kasi yung BMW namin, ang daming tulo. Tiyara! Tulo. Yung Vulcasil ba yun? Hindi. Eh, wala naman yun. Hindi naman nakababasa kami sa loob ng BMW. Kasi may mga harang namin siyang plastic-plastic, diba? Nag-improve na yan. Dati, walang plastic-plastic yan. Kaya, ayan yun na. O, kung gusto nyo namang i-bash, edi, come to bash!
Kaya sinasabi ko nga dyan sa akin, habi ko, saan niya makukuha yung bayabas, kung saan parte, kasi hindi niya nakikita. Kasi iba yung pag nasa baba ka, mas nakikita mo yung nasa taas, kaysa sa nasa taas ka, hindi mo makikita yung sa baba kasi maliit kami. Maliit tama. Ano yan, nasa aeroplano siya. Nasa puno lang siya ng mangga. Day, ano ba yan, pinagsasabi mo? Ay, ano naman po tayo, mababash ka na naman yan sa mga pinagsasabi mo. Wala pa kayo. Ayun na nga, bumaba na ako yung hobby at titignan ko na nga kung ilan ang nakuha niya. Diba ang hula ko ay tatlo? Oh, tama ko! Congratulations! Ayan, so pinandara na nga ng aking hobby ang aming BMW at pupunta na nga tayo sa tabing ilog at pupunta natin ang Comaricong BFF ko rin at sa aming pagkakaibigan lulubog lilitaw ang buwan at araw. Oh, anong kanta naman yun? Wala na isip ko lang. I mean, matagal lang kami magkakaibigan. Hindi naman sa lulubog lilitaw kami. Talagang kami-kami pa rin yung magkakasama. I mean, kahit na sa mahirap na pagkakataon, magkakasama kami sa masasaya, sa lungkot at ligaya. Ano ba yun? Ano ba yung ginagawa mo? Babagyo na naman. Yan mo. Ganun talaga. At least, di ba, kapag kumanta ako, uulan, hindi matidiligan ng lahat ng mga bagay. Lahat naman ng bagay o halaman lang o mga puno. Basta, madidiligan. Di ba, tama ako? Mga chong, mga chong. So, ayan, malapit na nga tayo. So, hinto na yan ang aming BMW. At nga naman, gugulatin ko ang aking kumare. Kung anong ginagawa niya, guys. Ha? Ayan, sabi ko nga, i-park na dyan dahil bababa na ako. So, ayun na nga, nakapark na at bumaba na ako at pakita tayo sa hagda na ito. Ito ang nga pala ay tabi ng ilog at ayun na nga, nakita natin naglalaba-laba na nga kay kumare sa mga kanyang isang anak. Pero may anak pa siyang iba na baka nasa school lang o nasa bahay. Ayan guys, ako pa rin yung nagbibidyo niyan. Mamaya-maya siguro may magbibidyo na sa akin. Surprise! May videographer ako dyan ng aking BFF. Ayan nga, nagkakwentuhan kami at iniikot ko nga at niyayaya ko nga si Boy Jen na punta dito. Parang nga naman makita niya yung kalikasan. Ang kalikasan na clean and green. Clean and green ba? Or green? Ayan, pati tubig nga, green na or brown kasi maulan nga dito. Sa Camarines Norte, tuloy-tuloy ang ulan at may hangin-hangin pa nga kasama. So may low pressure kasi dito, kaya ganun. Ayan, kaya pangit yung tubig ng ilog na yan. So, dyan nga pala nakatira ang aking kumare sa kabilang ilog na yan. Pero nandito siya sa kabilang pangpang at naglalabas siya. Ayan, yung balsang yan ang itatry natin. Paanda rin papunta sa kabila at bumalik tayo dito. Ayan na nga, nagubad na ako ng sapatos at bumaba na sa hagdan na yan. At ayan na, syempre, hawak na ng aking BFF ang pang video ang aking cellphone na binibidyo sa akin. So, may videographer ako ngayon. Wow! Social! Oh, diba? Ayan na nga, in-instruction na ako ng aking kumare. Na friend ko rin yan, guys. Na alisin niya yung tali bago tatawid. Ayan, may kinukuha siya. Surprise! Ano kaya yun? Ano kaya? Ano kaya? Oh, isang sakong! Ano kaya yun? Isang sakong! Hulaan ko yan, hulaan ko yan. Saging! Isang sakong saging. Ayun, sana yung lulutuin namin sa bahay nila. Kaso late na nga ako nakarating. Kaya hindi na tayo makakaabot kasi uwi pa tayo sa bundok. Ayan. Siya naman ay tutupad. So, experience na lang natin yung pagpandar ng balsa kung paano makatawid dyan. Dahil yan lang ang transportation dyan sa mga nakatira sa kabilang ilog papunta dito sa kabilang pangpang. Ayan guys, ang kabila nga pala ay Bibiraw, ang kabila naman ay Alawiyaw. So, magkaibang bayan siya guys. Yan lang ang transportation dyan sa bayan na yan. Kapag dito ka sa ilog, dadaan. Yan ang transportation, ang balsa. Ayan, ito try na nga natin yan. At sabi nga, hubarin ko na. Hubarin? Ano ba hubarin? Hindi! Hindi, hindi, hindi. Tanggalin na raw ang tali. Ang tali ng alin.
Anong tali? Ang tali ng nakatali sa balsa. Para nga naman ma-drive. Drive talaga. Para nga naman ma-drive. Kung napapunta sa kabilang pang-pang. At makabalik na kasi nga parang naririnig na naman ang malakas na ulan. Aabutan na tayo ng ulan. Siyempre, bawal tayo mabasa. Magkakasakit tayo. Galing pa lang natin sa ating operation. Hindi pa tayo magaling. Ayan nga, tinatanggal ko na ang tali at napakabagal kong magtanggal. Kasi ang hirap siyang tanggalin kasi taling-tali siya, mga tiyang. I need help. Ayan. Tinitignan na nga ako ng VFF ko din. Ako, mari ko pa. Dahil hindi ko nga matanggal, tatulungan na nga sana niya ako. Kasi sabi ko, kayang-kaya ko na ito. I can manage. Wow, English yan. English ba yan? Parang di naman. English yan. Ano ba? Ano yun? 5 years ko yung pinag-aralan. 5 years. OMG. Ayan na. Dali-dali na kasi babagrap na. Papatak na ang malakas na ulan. Ayan. So, ayan na nga. Idodrive ko na balsa papunta sa kabila kasama na ako Maria at ang kanyang anak. Hindi pa nga ako marunong bumaba kasi parang lulubog at tatabingi yung pala, hindi, tinatantya ko pa. Dapat dahan-dahan lang at hindi tayo madulas dahil bawal tayong madulas at baka bumuka ang ating tahi. Ayan, kaya bawat kilos ay dapat maingat kasi madulas pa dyan dahil umuulan nga. Ayan na ang ating road trip. Kanina, nag-stopover tayo sa magandang tanawin na puro puno at green ng lahat ng kapaligar. Ngayon naman, tatawid tayo sa ilog niya na balsa lamang ang gamit. Ayan, panoorin niyo to hanggang matapos para makita niyo kung nakaya ko bang makabalik or na-drive ko ba yung balsang yan. Ayan, sabi nga ni BFF dyan, ang sabi niya ay, dalihan ko na daw kasi nga uulan na, tapos ang aking phone daw ay malapit na malubat, baka raw hindi na makuhanan ang pag-drive ko ng balsa. Ayan, natawid na tayo, inumpisan ko ng paghila-hila. Ayan nga palang hinawakan ko is lubin na nakatali yan dito sa kabilang pampang, na nakatali din sa kabilang pampang. Yan lang ang mag-guide sa atin para makatawid pa na nakasakay tayo sa balsang yan, hinihila yan para umaandar yung balsa papunta sa kabilang pampang. Ayan guys, hindi yan sa aming ilog ha, sa ibang ilog naman yan. Yung sa ilog namin ang ginagamit na transportation doon sa ilog na doon sa bahay namin sa bundok ay bangka. Yung maliit na bangka na may sagwan, hindi yung dimotor ha, di sagwan lang. Ayan, dito naman is ang transportation dyan sa ilog niyan ay balsa. Kung tatawid ka dyan nakasapatos, hindi pwede kasi mababasa. Hindi. Kapag nakapantalo naman, syempre itataas nyo kasi mababasa nga. Kasi nakasayad yun sa tubig. Ala naman sa lupa. Oh, ano ba yung pinagsasabi mo? Ayun na nga, sinisigawan na ako ni BFF dyan. Sabi, dalian na, bumalik na ako. Huwag na raw akong pumunta sa pampang kasi nga hindi naman tayo tutuloy na sa bahay kasi late na ako dumating. So babalik na nga ako agad kasi nga daw malulubat na yung phone ko at babagsak na rin ang malakas na ulan. Bawal siya maulanan, mababasa rin yung cellphone ko, mababasa rin ako. Ayan, kumari ko naman, susunod na lang daw kami tumuloy sa kanila. Kaya ayan, susunod tayo magbablog sa bahay nila. Ayan, and then maghanap tayong gulayin dyan sa kanila. Parang magkaparehas lang yung ano namin, yung lugar. Ayan, maputi, madamo, mapuno, walang pollution, tapos may ilog-ilog din ganyan, diba? Ayan, diba? Oh, hindi ko alam kung saan nakaharap yung camera niya at nasa water lily. Ano yan? Ano yung boy? Bakit yan? Water lily. Dapat ako, diba? Dapat daw yung water lily muna kasi yun daw ang bida. Bida! Kala ko ba si Jollibee? Bida ang saya.
Ayan na nga, so pabalik na tayo. Yun ko lang napansin, no? Sabi nila, payat na raw ako. Pero ang ganda, no? Sexy ko na pala. Ah, charot! Ayan, ayan, ayan. Ang kumontra ay pangit. Charot.